Hello guys, welcome back. For this video, I will explain po kung paano natin mapalaki ang ubas natin na nasa container lang at para mapabunga rin natin ito sa loob lang ng isang taon. Based po sa aking experience, step by step po natin yan ituturo. Tapos guys, ito na rin yung update sa bunga ng ubas natin. Almost 3 weeks na rin yan. For this video, gagamit po tayo ng drawing or sketch para mas maintindihan nyo po ng maayos. Okay po, start na po tayo. Sa drawing na to, mula dun sa ating container, sa una pa lang, napalaki pa lang yung ating puno ng ating ubas, no? Mapapansin na natin dyan sa may dahon niya, malapit sa dahon, may mga buds dyan na uusbong. Diyan pa lang sa simula ay kailangan nating putulin yan o eliminate para yung nutrients o yung energy ng ubas natin is concentrated lang siya dun sa ating pinaka main trunk hanggang sa makarating yung main trunk natin sa desired na height ng trellis natin o dun sa trellis mismo natin. Para sa akin, ideal na height ng trellis is 5 feet pataas. Para kung may bunga man yung ubas natin, hindi na tayo mahihirapang pumitas pa at hindi na tayo kailangang yumuko. Okay? Tapos habang lumalaki yung ubas natin hanggang makarating ng trellis, ang ganun lang ang gagawin natin, i-maintain lang natin na putulin yung mga buds na lilitaw dyan o tutubo pa. Kung makalimutan man natin putulin yan at humaba na rin yung pinakasanga niya, ganun lang din, iputol lang natin ng sagad. Tapos, kapag narating ng ubas natin yung pinaka-trellis natin, kailangan na rin natin yung i-cut. Then, yung 1 feet before doon sa pag-cut natin, huwag na natin tatanggalin yung buds na nandito. Kasi, dyan na tayo magpapalaki ng buds natin. Yung buds natin dyan, yan yung papalaki natin upang maging pinakasanga natin ng ubas natin. Sa ubas ko, nag-maintain lang ako ng dalawang main na branch. Dalawang main na branch. Kapag yung ubas mo is nakatanim sa lupa, kumalaki yung space mo, mainam din na mag-maintain ka ng apat. Kasi kumalaki naman yung space mo, kaya naman ng ubas natin yun. Okay. Sa akin kasi, nasa container lang, then maliit lang yung space ko. Kaya nag-maintain lang ako ng dalawang sanga. Papakita ko lang guys, no, yung puno ng ubas ko nung almost 1 month pa lang siya. Ito yung ubas ko, nasa baldi lang siya ng pintura, no. Zoom lang natin para may pakita ko yung sinasabi ko na sa mga dahon niyan nung palaki pa lang siya. Yung mga buds diyan, ini-eliminate ko na, pinuputol ko na. Gaya nitong isang ito. Pinuputol ko na 'yan. Yan, titira lang natin yung mga dahon hanggang sa makarating 'yan sa ating trellis. Ayan. Ito na yung puno natin, no? After 2 months. Yan na siya. After 2 months or before pa mag 3 months yan, makakarating agad yan sa trellis natin. Kasi concentrated nga yung energy natin sa ating main trunk. Then, kapag narating yung trellis natin, kailangan lang natin putulin yung pinakadulo ng puno ng ubas natin. Then, palalakihin lang natin yung ating dalawang branch. O yung apat na branch kung maluwag man yung, kung sa lupa man yung ubas natin. Ayan siya. No? Natin yung isang picture. Ayan. Yan yung sinasabi ko na sa akin, nag-maintain ako ng dalawang na gagawin kong pinaka-main branch. Pakita ko lang na yung video. Ito yung video ng grapes ko dati. Ayan. Nag-maintain ako ng dalawang pinaka main branch ko. Yan yung palalaki natin sa magkabilang dulo ng trellis natin ng up to 1 meter lang. Ayan. Ang purpose din yan, kaya in-eliminate yung mga buds para mas mabilis lumaki yung ating main trunk, no? Mabilis tumaba. Para mas mabilis din natin siyang mapabunga.
Ayan. Ito yung isa. Ito naman yung pangalawa. Ayan. Balik tayo dun sa ating sketch. No? Ayan. Ito na yung pinakasanga natin. Nanimintin natin. Magkabilang dulo. Mula sa kanan hanggang sa kaliwa. Maintain lang natin up to 1 meter yan. Pagka natin yan yung 1 meter, putol ulit tayo dun sa dulo. Yan. Tapos, mag-maintain lang tayo dito ng 4 to 5 na secondary branch natin. Kung saan lalabas yung ating bunga ng ubas natin. Yung mga bulaklak ng ubas natin. Ang pagitan lang nito sa bawat sanga, dapat lampas sa isang kamao. Yan, para hindi sila masyadong dikit-dikit at nang makahinga din yung ating ubas. Tapos pag narating niya ng 1 meter na naman, putol na naman tayo sa dulo. Or bago mag 1 meter, putol na tayo sa dulo. Yan, para mapabilis din natin mapataba itong mga branch natin kung saan lalabas yung ating bunga ng ubas natin. Ito ata yung tinatawag nating fruiting cane. Tawagin. Yan. Tapos magkakasanga na naman tayo dyan. Mag-maintain naman tayo ng 4 to 5. Sa akin kasi, maintain lang ako ng 4. Abot siya ng 1 meter. Puto na naman tayo sa dulo. Sa lahat ng sanga, ganyan lang din yung gagawin natin. After 1 meter, before, puto sa dulo. Yan. Then, kapag naging magulang na naman to or naging matured na naman itong mga sanga natin, yung brown na siya, matured na, at magpuprone tayo, puto lang ulit natin dito. Ang gagawin lang natin is magtitira lang tayo ng dalawang buds. Yan. Mag-drawing lang tayo dito sa bandang baba para mas pakita ko ng malinaw. Ayan, ito yung sabi kong 4 na sanga. Then, dito usbong, yung another pinakasanga natin, kung saan lalabas yung bulaklak. Pag matured na yan, kailangan natin siyang ikat. Ayan, pinapakita ko dito na kinat na natin yung mga sanga ng ubas natin, or nag-prone na tayo. Then, yung uusbong dyan, na bagong buds, dyan na mismo lalabas yung mga flowers, or yung bunga ng ating ubas. Ganyan lang po siya, no? Guys, sa ganyang pamaraan, mapapalabas natin yung bunga ng ubas natin sa loob lamang ng isang taon. Ayan. Ayan. Tapos guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, pa-subscribe na lang at paki-click na rin yung bell button para updated kayo sa latest o sa mga bago ko pang video. Thank you for watching.